Yo! Hello mga kaisoka. Ang kwento tatalakayan natin ngayon sa video ito ay ang buhay ni Pariston at gano'n nga ba siya kalakas. Pero bago ang lahat, shoutout muna tayo para sa ilang miyembro ng Hunter Hisoka. Shoutout kay Mel Channel TV, kay Ozama Vin Alvin, kay Robert Oloroso, kay Fury, kay Jerry de la Concha, kay Leo Marporal. At higit sa lahat, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy na suporta sa ating video. At kung bago ka lang sa channel na ito, i-like at subscribe mo na. At huwag mo na din kalimutan na i-hit ang notification bell para update ka sa mga bagong video na i-upload ko. At inaanyayahan ko na din kayo na i-like ang ating Facebook page na Hunter Hisoka. Mag-iwan ako ng link sa description box para madali nyo lang makita. Susubukan natin mag-upload ng dalawa o higit pang video kada linggo. Tara mga kaisoka, umpisa na natin. Sino nga ba si Pariston Hill? Si Pariston Hill ay una nating nakita noong nagkaroon ng botohan para pumalit sa pwesto ni Chairman Nefer. Dahil nga sa pagkamatay ng dating chairman na si Isaac Nefer sa laban nila ni meruem, kaya nagkaroon ng botohan para palitan ito. Si Pariston Hill ay isang triple star hunter na nanunungkulan bilang 13th chairman at vice chairman ng Hunter Association. Member din ito ng 12 zodiac na may codename na Rat o Daga. Ayon kay ging, freecs mahahalin tulad ang ugali ni Pariston kay Netero na masayahin at mahilig makipaglaro. At wala siyang pakialam kung manalo siya o matalo. Ang nais lang niya ay magsaya at mangasar. Sa ilang episode, lalo na sa Hunter election, makikita na may pagkakomportable at mataas ang tingin sa kanyang sarili si Pariston. Kaya dito natin masasabi na unpredictable ang kanyang role sa Hunter-Hunter. Nang maganap nga ang 13th chairman election kung saan siya ang nanalo, agad siyang nag-resign at binigay ang role kay Chidel para maasar ito. At para pagtuunan ng atensyon ang pagpunta sa Darkcontinent at para masakatuparan na rin ang kanyang mga balak. Marami sa mga zodiac ang hindi kasundo ni Pariston dahil lang sa pagiging mayabang nito at presko. Magaling din magsalita si Pariston at magpaikot ng mga tao. At walang pakialam si Pariston kahit sino ang kanyang mabangga. Dahil ang alam lang nito ay maglaro at mangasar. Ngunit ang hindi ni Pariston magawang asarin ay si ging. Ito ang kanyang tinuturing na matinding kalaban. Dahil alam naman natin na naiinis si Pariston kay ging. Dahil na nga sa parang parehas sila ng ugali nito at mahilig magpaglaro at mangasar. Matatandaan din natin na inaman ni Pariston Hill si ging sa 1-on-1 na laban. Para makita nito ang nen ability at masukat din nito ang limit ng kakayahan ni ging. Kaya masasabi natin na malalim ang karakter ni Pariston sa Hunter x Hunter. Sa chapter 361 na kung saan hindi pa din naging matagumpay ang plano ni Pariston na makontrol ang kahan, unti-unti lumalalim ang pagkamunhi ni Pariston kay ging. At unti-unti din lumalabas ang totoong katauhan ni Pariston para magkontrol ng mga tao. Nabanggit din sa manga na sa bakuran ni Pariston ay meron siyang 5,000 koko ng Chimera Ants. Kung para saan man ito ay hindi pa din natin matutukoy kung ano nga ba ang plano ni Pariston para dito. Marami din nagsasabi na kaya hindi sila madalas nag-uusap ni Isaac Nefer dahil na nga hindi sila nagtutugma ng plano o opinion. Dahil nga pareha sila may mataas na paninindigan. Bukod sa pagiging chairman ni Pariston Hill, siya ay humawak din ng mga negosyo ng Hunter Association. Kaso sa panunungkulan ni Pariston Hill, maraming nangyari na hindi maganda sa association. Nandyan ang pagtaas ng bilang na nawawalang hunter kasama na si ging. Taliwas kasi ito sa kanyang sinabi na kapag siya ang nanalo, bababa ang bilang ng mga nawawalang hunter ngunit hindi ito natupad. Ang naiisip ko dito ay may alam o kaugnayan si Pariston Hill sa underworld. Kasi bakit naman mag-iingat si Pariston Hill ng kukon ng mga kimeraan sa kanyang bakuran? Ito ay teorya lamang na pwede din magkatotoo. Dahil hindi natin masasabi kung ano nga ba ang mga naiisip ni Pariston Hill. Sa panunungkulan din kasi ni Pariston Hill, nagkasunod-sunod ang mga problema ng Hunter Association. Kaya naman halos lahat sa kasama niya sa 12 zodiac ay mainit ang mata sa kanya. Kung ang kapangyarihan naman ng pag-uusapan gaya ng ibang zodiac, nananatili pa ding misteryo ang nen ability nito dahil wala pa din tayong nakikita kay Pariston Hill. Ngunit si Pariston Hill ay itinuturing na henyo at magaling din sa pagbabalasa ng mga plano. Pinag-aaralan niya ang mga sitwasyon bago ito sumugod. Marami nagsasabi na mahina daw si Pariston Hill kumpara sa ibang zodiac. Pero para sa akin, kagaya ni Hisoka, nakatago lang ang lungkot o abilidad niya.
Pinagtatakip niya lang ang kanyang pagiging malambot at malumanay na karakter para hindi siya gaano paghinalaan ng iba. Isa din siya sa mga sparring partner ni Isaac Letero. Kaya doon pa lang masisigurado na natin na hindi din basta-basta si Pariston Hill pagdating sa laban. Dahil nakakayanan nito makipagsabayan kay Isaac Letero na alam naman natin na si Isaac Letero ang pinakamalakas na ninuser sa Hunter x Hunter. At isa pa, hindi naman siya makakasama sa Beyond Expedition sa Darkcontinent kung wala siyang alam sa pakikipaglaban. Isa pa sa mga abilidad ni Pariston Hill ay yung naramdaman niya ang aura ni Nanika yung nagpapagaling ito kay Gon. Kung napanood nyo din ang episode kung saan ipinakita ni Pariston ang kanyang bilis ng tutukan at barilin ng tatlong sundalo at iwasan ang mga bala na tatama sa kanya papunta kay ging freecs. Isa sa mga abilidad ni Pariston ang kanyang talino at diskarte. Yung nen naman ang pag-uusapan, malamang isa din siya sa mga pro nen user. At baka nga kasama pa siya sa mga top 5 nen user ni Isaac Netero. Nakakagamit din siya ng ren na ipinakita sa episode kung saan kaharap niya si Chidel. Kaya niya din gumamit ng 10 gaya ng kay Jing Freecs. Ating abangan sa mga susunod na upload ng manga kung ano pa nga ba ang kayang gawin ni Pariston Hill. Ngayon, tutukuyin naman natin ang spy ni Pariston Hill sa 12 Zodiac, si Saiyu sa mas kilalang The Monkey. Si Saiyu ay isang blacklist hunter at ipinanganak na nabibilang sa Conjurer. Di natin maikakaila na isa siya sa mga spy ni Pariston Hill. Nalaman ito sa tulong ni Kurapika noong ginamit niya ang kanyang judgment chain sa lahat ng Zodiac para malaman lang kung sino nga ba ang spy ni Pariston Hill at lumilitaw na si Saiyu ay may iba pang layunin sa Hunter Association. Nabanggit niya ito kay Mazay nang sila ay maginala sa kilos ni Saiyu dahilan para magduda sila dito. Sa susunod na video ay tatalakayin natin ang 12 Zodiac member. Pero bago tayo magtapos sa ating video, mag-iiwan ako ng isang tanong para sa inyo. Sino pa kaya ang sa tingin nyong spy ni Pariston Hill sa Hunter Association? I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga sagot at aking binabasa lahat ng yan.